Yes. 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 Okay guys, so itong si Tali, wala pa siyang training kasi wala na po ngayon si Jade, umalis na siya. Ito si Tali, wala pa siyang training, kahit anumang basic na training. Ang ginagawa po natin dito guys, kung napapansin nyo, dalawang exercise. Una, ginagawa kong mapamiliarize si Tali doon sa word na yes. Na kapag narinig niya yon ay tatanggap siya ng reward. Dapat malaman yung binanggit po natin noong nakaraan na charging the mark. And at the same time, ay yung focusing na po. Kapag tumitingin sa akin si Tali, mamarkingan ko ng yes. Hindi lang po tumitingin sa akin mismo kundi sa mata ko. Minamarkingan ko na yun ng yes. And then, bibigyan ko po siya ng reward. Yes! Yan. So, dalawa agad ang na-accomplish natin dito sa ginagawa natin. Charging the mark. Magkakaroon ng kahulugan sa kanyang word na yes. Yes! At magpo-focus siya sa aking mata. So, kung napapasin din ninyo guys, ano, umaalis si Tali minsan. Yes! So, ang ginagawa ko, hinihila ko yung Tali. Ito po yung advantage kapag gumagamit tayo ng leash panahon ng training. Kasi kung wala to, siguro, alam nyo mangyayari, magtatakbo si Tali kung saan-saan. Yes! At hindi magiging maganda ang ating pagtitraining. So, ang bilis niyang nuggets, mga ka-doglovers, mga ka-newbie, mabilis niyang nuggets na gusto ko siyang titingin sa aking mata. At, yes! Kanina, tumitingin siya dito sa bag ko, sa treat bags. Tumitingin kanina siya sa kamay ko nung una pa. Pero, na-figure out agad niya na para makatanggap siya ng reward, kailangan siyang tumingin sa aking mata at maibigay yung reward para tumanggap siya. Yes! Yan. Kung meron lang tayong camera dito, guys, no, makikita nyo na yung mata ni Tali, nakatingin talaga sa mata ko. So, ginagawa natin ito para itong maging, yes! Para itong maging foundation, guys, no, mga ka-doglovers, mga ka-newbie, para doon pa sa mga susunod na training natin gagawin, dapat kasi alam nyo yung pagtanggap ng reward. Alam nyo na kapag narinig yung word na yes, tatanggap siya ng reward. At dapat alam nyo na kapag sa bawat every good behavior na ginagawa niya, ay meron po siyang tatanggaping rewards. Come on, Tali. Si hindi pa alam ni Tali ang kanyang pangalan, guys. Yes! Kasi nga, Pringles ang una namin tinatawag dito nung una. So, ngayon gusto natin itawag talaga kung ano yung pangalan niya sa PCCI. Yes! Good girl, Tali. At napakabilis, guys, no? Mag-gets ng mga Belgian Malinois. Po ang sinasabi natin na ang mga Belgian Malinois po ay napakatatalinong mga dog. At tayo lang, ano po? Yes! Nasa atin lang yung limitation para hindi sila matuto. Ang bilis niyang nag-gets, palagi siyang tumitingin sa mata ko. Alam niya ako natatanggap siya ng reward. And then, ito pong charging the mark na tinatawag natin, yung pagbibigay ng reward. Yes! Sobrang dami pong behavior, sobrang pong daming mga obedience na mga behavior ang ating maituturo sa ating mga dog kapag nakuha nila ito. Yes! So, next, ang gagawin natin, kapag ganitong yung mga dog natin ay nagpo-focus na, alam na nila yung word na yes, ma-associate na nila doon sa pagtanggap ng reward, pwede na natin silang i-lure, no? Sa iba't ibang behavior na gusto natin. Depende sa ating gustong unahin, ano? Pero I suggest, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie na, palaging turuan muna yung ating mga dog na matutong mag-sit, ano po? Kasi mahalaga yon. Itong si Tali, kahit sit, kahit down, hindi pa siya marunong, no? Hindi po kasi natin siya natitrain. So, sa una, para ma-lure po natin siya sa position na sit, kagaya ng binabanggit natin, gagamit tayo ng food, no po, ng reward. At ilulure natin siya. Try natin, mga ka-dog lovers. Yan. Good girl. Gagamitan natin ng konting tulak kapag hindi siya sumunod, ano po, pag ayaw niya mag-sit. Yung mga dog na may matataas na food drive, no po, ay napakadaling i-lure sa position kapag gumagamit tayo ng food reward, mga ka-dog-lab. Yes! Yes!
Yes. Kung newbie po tayo, gamit tayo ng leash. Napo, mas madali silang luring. Yes. Tumitingin siya dun sa kamay ko na nasa pouch, pero hindi ko siya binibigyan ng reward. Hanggat di siya tumitingin sa aking mata. Tali. Yes. Yes. Tali. Yes. 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 Good girl, Tali. Come on. So, yun lang muna guys sa ngayon. At sana doon sa mga newbies, sa mga beginners na nag-aaral o matuto sa pag-basic obedience training. Kailangan lang po natin malaman natin yung kung paano umpisahan ito, kung paano gumita ng food reward, at kung paano gamitin yung mismong drive ng puppy upang upang mamotivate natin sila doon sa mga behavior, doon sa mga gusto nating ituro sa kanila ang mga exercises gamit ang food reward. Napaka-powerful po na tool ng ating food reward. Basta alam lang po natin itong gamitin. So, thank you guys. Thank you for watching this video. At abangan nyo. Medyo matagal-tagal kami magkasama ni Tali. Kasi matagal po siyang kukunin. Tuturuan natin siya kagaya nang tinuturuan natin kay Jade. At hopefully makakatulong po ito sa ating mga kanyobi, mga dog lovers, sa mga beginners na sila rin magkaroon ng basic knowledge kung paano turuan o itrain ang kanilang mga dog. Thank you so much guys. Para po sa mga bago pa sa ating channel, pakisiyo po na paki-likes ng ating video, paki-subscribe na rin po at paki-hit ng notification bell upang sa susunod ay ma-notify po kayo sa ating mga upload. Thank you so much guys. Come on, Tali. Thank you.